May bago ng hepe ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si retired Police General Moro Virgilio Lazo bilang bagong Director General ng PDEA kapalit ni Wilkins Villanueva. Dating miyembro ng Special Action Force si Lazo at naging bahagi rin ng Philippine Constabulary at at Presidential Security Group noong panahon ni Fidel V. Ramos. Na-appoint si Lazo higit isang linggo matapos maaresto ang anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla dahil sa illegal na droga. Mga kapamilya, huwag po tayong maniniwala na may makukuhang discount o ayuda kapag nakarehistro sa National ID, gaya nga po ng mga kumakalat ngayon sa social media. Sinabi sa teleradyo ni Philippine Statistics Authority Deputy National Statistician Director Fred Soliesta, proof of identity ang National ID na magagamit sa maraming transaksyon. Nilinaw ni Soliesta na pwede itong magamit para ma-check ang pagkakakilanlan ng isang taong kukuha ng ayuda tulad sa 4Ps, pero hindi bank account ang National ID para malamnan ng pera. May mga nagpapakalat na ay may matatanggap dahil yung nagpulokate sa amin yung Land Bank of the Philippines para mag-open ang mga account. So yung iba may mga naglumalabas na magkaroon daw ng laman yung account na yan. Hindi yan totoo. Sa ngayon, naabot na sa 74.2 million ang nakarehistro sa National ID at aabot na sa 17.6 million ang na-deliver sa 22 milyon na nagawang ID. Aminado man sa delay, susubukin ng PSA na makapag-produce at mag-deliver ng 50 milyong National ID bago matapos ang 2022.